Please, Ken, break na muna sa paggawa ng projects. Magkakanya-kanya na muna ng career sina Liza Soberano at Enrique Hill. The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. Wala munang Liz Ken for the moment. Pahayag mismo ni Enrique Hill. For the meantime, since busy pa yung baby ko, dagdag niya. Isa sina Enrique at Liza sa mga on-screen love teams na nagkatuluyan rin sa tunay na buhay. Bagamat hindi na muna sila magtatambal bilang on-screen partners, nananatiling matatag ang kanilang years-long real-life relationship. Bilang boyfriend ni Liza, pinili ni Enrique na suportahan ang bagong direksyon ng career ni Liza. Gusto ko muna i-follow niya yung big break niya. Mag-Hollywood, mag-US. Pagbabahagi ni Enrique. Matatanda ang hindi na nag-renew ng kontrata si Liza sa longtime manager niya na si Oji Diaz. At kasalukuyang nasa ilalim na siya ng Careless, ang talent management agency ng kaibigang si James Reid. Gaya ni James, pangarap rin ni Liza na makapasok sa international scene. Alam mo kung mahal mo yung tao, kahit anong gusto niyang gawin, susuportahan mo talaga. Simpleng paliwanag ni Enrique. Huling napanood ang Liz Ken sa ABS-CBN teleserye na Make It With You noong 2020. Isa ang nasabing serye sa mga nakanselang palabas noong taong iyon dahil sa coronavirus pandemic. Habang abala si Liza sa international career niya, si Enrique naman ay magbabalik showbiz dito sa Pilipinas matapos ang 2 taong pamamahinga. Yes, definitely I'll be back, pangako ni Enrique. Actually, I think alam nyo na nag-meeting ako with the creative team of ABS-CBN. And I've also been meeting with other parties as well. Non-stop naman yun, bunyag ni Enrique. So I'm really thankful for everybody, you know, offering me projects left and right. Pero hindi nagmamadali si Enrique. Willing siya maghintay para sa tamang project para sa kanya. Since ito yung comeback ko, I just really want to make sure I choose the right one. Hindi ako tatanggap lang basta-basta, pahayag ni Enrique. I'm at that point na gusto ko mag-level up din ng career, paliwanag pa niya. Handa na rin siyang sumubok na ibang genre. Nasanay ang mga tao sa rom-com type of movies mula kay Enrique. Pero ngayon ay inihahanda na niya ang sarili para mas ma-challenge pa sa mga out-of-the-box concepts. It's time for me to take a different track. Do different genres. Huwag kayong mag-alala, ibang genre na yung gagawin ko, aniya. Bagamat alam niya may posibilidad na magkaroon ng love angle ang mga future projects niya, siniguro niyang wala siya magiging bagong ka-love team. Walang bagong love team. Pero syempre, sa lahat ng storya may kasamang love, pero hindi po yon yung focus, diin ni Enrique. Yung gusto kong focus ngayon is me, myself. Malaki ang bilib ni Enrique sa kakayanan ng local film industry at umaasa siyang maging bahagi ng mga proyekto na maaari makipagsabayan sa international platform. Ang wish ko lang talaga for our film industry, ang plano ko is to make a comeback and to really do something like a great project na hindi pa masyadong nakikita dito sa industry natin sa Pilipinas, sabi ni Enrique. So gusto ko, hindi naman pang international, pero pwede nating pambato. Like what the Koreans are doing with their movies. Hopefully we can come up with really amazing films na sana para sa akin magle-level up sa mga ginagawa natin dito. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow and subscribe our social media pages. We'll be right back.